Siyempre, ang pag-smile, nakakaganda raw ng araw. Hindi lang sa sarili, kundi para sa iba na rin. Pero, paano kaya kung makakangiti na maganda kung ang mismo mga ngipin, sira-sira na? May paraan pa kaya para mapangiting muli? Hindi mayaalis sa mga bata ang pagkahilig sa matatamis. Nakadalasan nagiging sanhi ng pagkabulok o pagkasira ng mga ngipin. Alam niyo bang hindi lang tooth extraction ang solusyon sa problemang ito? Hilig ng 3 taong gulang na si Scarlett ang matatamis. Dahilan para masira agad ang kanyang ngipin. Kinakailangan lagyan ng stainless steel crowns o silver crowns ang kanyang front teeth. Nahilig po siyang mag-candies and chocolates nung nag-ano po ako. Nag-live selling din po kasi ako sa ng chocolate before nung 2 years old siya. So, nagsimula nun, parang nakikita po namin na nagkaka-decay na po siya. Puti na parang may yellow na po ganun. Hindi pa naman po siya black, pero para sabi po nung dentist niya, papunta na po sa decay yun. Hindi pa naman daw ganun kalala ang sira ng ngipin ni Scarlett. Pero para sa inang si Queenie, mahalaga mapanatili ang magandang ngiti ng kanyang anak. Nirecommend po ng dentist ni Scarlett yung silver tooth para daw po ma-prevent yung cavity and para hindi na rin po daw magkahawa-hawa yung mga ibang teeth niya. After 1 week, nilagay na po yung silver tooth niya. 4 na front teeth ni Scarlett ang nilagyan na magkakadikit na silver caps o yung stainless steel crowns na nagsisilbing takip at proteksyon ng ngipin. Natutuwa lang po siya na ganun yung teeth niya. Pero dati po, nagtanong po siya bakit daw po silver crown yung teeth niya. Bali, sinabi lang po namin para ma-prevent na masira yung teeth niya. Tulad ng karaniwang ngipin, brushing at regular check-up daw ang kailangan para mapanatiling malinis ang mga ito. Sabi po ng dentist niya is 6 to 7 years old po, mag-full out po yung teeth niya, bali kusa po siyang matatanggal. Pinapa-observe po ng dentist niya pag 7 years old hindi pa po siya natanggal, yung dentist po yung magtatanggal. Ayon kay Dr. Christine Medel, head ng Pediatric Dentistry ng Philippine Children Medical Center, mahalagang mapangalagaan ang mga primary teeth o tinatawag ding baby teeth ng mga bata. Ito raw ang nagsisilbing guide ng mga permanent teeth na karaniwang lumalabas pagtuntong ng edad 6 hanggang 7 taong gulang. Ang primary teeth ay very important kasi dahil din sa psychological issues sa bata. So kung yung bata walang ngipin sa harap, nahihirapan siya magsalita, tapos iba pa yung itsura. So, mas madalas na natutukso sila sa klase. You want them to have proper nutrition and the teeth are very important for proper eating. Ang silver crowns ay makatutulong sa pagsasalba ng mga ngiping may sira na kesa bunutin. As much as possible, we would like to try to save every tooth. Dahil nga kailangan siya, lalo na yung harapan pa nagsasalita, we try to save it. Mas mainam daw gamitin ang silver crowns para sa mga molar o bagang kapag ang cavity ay sumasakop sa 2 or more surfaces. Para naman sa mga ngipin sa harapan, meron na rin ngayong strip-off crowns na lalagyan ng dental composites ang labas para maging kakulay ng totoong ngipin. Umaabot ng 1,500 hanggang 3,000 pesos ang pagpapalagay ng silver crowns at strip-off crowns kada ngipin. Stainless steel crown man yung gamitin sa harap, mas maganda po sana ang hiwa-hiwalay para mas malinis at mas nafo-floss. Mas maganda rin po na hiwa-hiwalay kasi nag-grow po yung ating jaw. Kapag nakadikit lahat ng ngipin, medyo nahihinder yung growth sa segment kung saan may dikit-dikit. Dahil prevention is better than cure, inire-recommenda ng eksperto ang pagsisipilyo sa bata 2 beses sa isang araw. By age of 2 or pag marunong na mag-spit ang bata, nire-recommenda namin ang fluoride toothpaste na may 1,000 parts per million na fluoride. Ang ilalagay lang nila sa toothpaste ay parang monggo size lang. Sa murang edad pa lang, mahalaga na maturuan ang mga bata ng oral hygiene. Dahil ang malinis at malusog na mga ngipin, susi sa magandang ngiti.